Hello guys. So more than a month na sa akin tong Baumann living na espresso maker. So far so good naman, wala naman akong nagiging issue besides dun sa one time na nag-clog yung ano ko, milk frother. Nagkaroon kasi ng bara yung ano, yung loob. Nagkaroon ng milk na nag-harden. So madali lang naman siyang i-unclog. So meron naman siyang included na ano, yung parang pin. So tinuso ko lang ganyan, no. Tinuso ko lang siya. So natanggal naman yung bara niya. Tapos nag-email ako sa customer service ng Baumann. Nag-reply naman sila sa akin, tapos sinabi nila kung ano yung pwede nilang gawin. And then sinuggest din nila na kung sakali na hindi ko magawa, pwede kong ipadala sa customer service yung unit. And then since under warranty naman siya, sila yung gagawa. So without charging me anything. And then ito, so pakikita ko sa inyo kung ano yung mga binili kong na accessories. Bali, bumili ako ng ganitong ano, stamping pad. Sa Lazada ko lang siya nabili. Ilalagay ko na lang yung link mamaya sa baba. And then, bumili rin ako nito, yung distributor. Para kapag nag-fill up ka na ng coffee, so ilalagay mo lang siyang ganyan. Para magiging pantay na pantay ngayon yung ground coffee sa loob. And then, yung sa stamper, hindi na ako bumili ng bago. Yung included na rin na attachment, yun na lang din ang ginagamit ko. And then, ipipress mo lang siya ng ano, para mag makompress yung coffee ground. Ang napansin ko lang no, sa coffee maker na to, depende sa coffee bean na bibilihin, kung gano'n mo siya kadiin. So, itong ginagamit ko ngayon na coffee bean. So, nilagay ko na lang siya sa isang glass cylinder na ganyan para ma-preserve yung ano, yung aroma. Kasi kapag nadudulo sa paper sa plastic bag niya, eh syempre bukas yun. No? So, maaaring mawala yung amoy. So, ginawa ko, ganito na lang. Nilagay ko siya dyan. And then, nilalagay ko lang kung ilan yung, for example, ganyan, mga ilang araw na rin kasi sa amin yan. So, hindi ko siya pinupuno. Kalahati lang. Kahit na airtight ito, kasi alam minsan kasi syempre tulad niya, no? Nagwa-wobble siya. Pagka medyo hindi maganda yung pagkakatulak. Kaya ginagawa ko, konti-konti lang nilalagay ko. Ito, bali, gumawa na rin ako ng coffee station. Naglagay na rin ako dito ng mga ano, kasi para hindi masayang space. Mga plates, and then, mga saucers. And then, ito, gumawa din ako dito. Sabitan lang ng mga measuring cup. Ito, dalawa. So, ito, nabili ko rin dito sa Lazada, and then ito sa Walter Mart. So, ito, bali, ang nangyari. May nakita kasi akong kit na pag binili mo siya, magkakasama na siya. For example, like, ganyan siya. Ito, yung rubber mat. Tapos, measuring cup na stainless. Tsaka itong distributor. So, dito kasi, normally, pag gumagawa ako ng kape, so, nilalagay ko lang siya sa 200. 200 ml lang. Kasi, syempre, kapag ginamita mo na ng steam one yan, magbabubble siya na eh. Pag sobrang dami ng kape mo, almost magdo-double kasi yung volume, dahil nga magkakaroon ng steam tsaka magkakaroon ng mga tiny bubbles. So tataas yan hanggang dito sa pinakaibabaw. Masasobra naman ng bubbles yung cappuccino kapag masyado rin siya matagal dito. So dapat kukontrolin din. Practice lang. And then ako ginagawa ko pag bago ako gumawa ng coffee, pinipress ko na ito kaagad. Then pinababayaan ko siya siguro mga 5 minutes para sigurado ako na yung steam is enough na malakas na talaga siya. So, testingin ko yung steam. Ayan. So, mga 12 seconds, i-release niyo yung ano. Kasi minsan may condensation na nag-accumulate sa loob. So, parang maklear niya lang yan. Kasi kung hindi, yung steam na yun, tubig na yun, papasok sa kape niya. So, makikita nyo, sakto lang yung power niya para sa isang small na ano, espresso maker. Kasi dito, bali, ang bili ko dito sa SNR, 20,000 siya. Imagine nyo, meron na siyang kasamang coffee grinder, espresso maker, and then may steam wand. Sa Lazada, merong mga brand na mas mura.
kumpara rito. Pero ito kasi napili ko dahil last time, may binili kami yung hot plate na ang brand is sa Baumann Living din. So far, okay siya. Ilang beses ko na siya nagamit sa mga handaan dito sa bahay namin. Kaya, so, nag-decide ako na same brand na rin yung bibili ko dahil nasubukan. So, guys, ito nga pala yung mga milk na ginagamit ko. So, na... Kasi hindi naman ako talaga barista. So, maasa lang din ako sa nood sa YouTube. So, ang napansin ko, pag sterilize, tulad nito, sterilize milk ang ginamit, hindi mo siya kayang ipababbles using the steam one. Hindi talaga siya bubula. Or kung bumula man, few minutes, wala na yung bubbles. So, pangit na tingnan yung cappuccino. So, sa experience ko, ang pinakamagandang gamitin is itong full cream. Regardless sa brand. Basta full cream milk, siya yung the best gamitin. Tulad niya, no, na meron siyang 3.5%. Anyway, na-mention naman ito sa manual ng equipment. Pero syempre, minsan bibili ako sa mga supermarket ng milk. Kung ano lang din yung available doon, no? Hindi mo kasi ako picky pagdating sa milk. Pero ngayon, sa experience ko nga. So, itong Emberg, ito yung isa sa nagustuhan ko kasi mababble siya. So, hindi naman siya ganun kamahal, then masarap siya. Itong Kaylan na pure milk, okay din to, low fat, para sa mga health conscious. Pwede rin itong gamitin. Yan. Ang problema lang, tulad nung itong fortified low fat na to, UHT sterilized din yan. Kaya hindi rin siya masyadong mabula. So yun ang issue. Pero depende na sa inyo kung halimbawa magpa-flat white lang naman kayo or let's say gusto nyo lang warm milk and then yung one shot ng espresso, pwede na itong dalawa para healthy. Pero kung ang after nyo talaga is yung cappuccino talaga na foamy, no? Meron siyang glossy finish na milk froth, ito talaga marerecommend ko. Yung tinatawag na full cream na merong 3.5% fat. Alright. Bumili rin ako ng ganito. Dito. So, isasahod ko na siyang ganyan. And then, hinahati ko na lang siya sa dalawang cups kapag natapos na yung brewing. So, ganun siya, guys. Okay, so, let's make some coffee na. Okay, so, mag-ground na tayo ng coffee. Ito yung coffee natin. Ground coffee. Yan. So, gagamitan ko ng distributor. Para mag-flat siya. Ayan. So, makikita nyo, no, medyo mababa pa yung coffee. Pero kung isang tao lang inom, okay na to. May strong enough na yan. Since dalawang kape yung gagawin ko, pupunin ko ito ng konti. So, dapat dito siya sa best pupunta para saktong-sakto lang yung pressure. So, ginagamit ko malimit double. So, ipipress lang ito double. So, normally, pwede nyo namang ilagay yan sa coffee cup na lang direkta. Medyo napadiin na ng konti yun. Pero, so far, okay ko naman yun. So, makikita nyo. So, basta best kung dito eh. So, kaya yung sa stamping, yun ang medyo pag-aaralan nyo kung gano'n ka tigas or gano'n ka diin. Pero sa akin, medyo napalakas. Yan. So, napansin ko lang sa kanya, no, dito sa machine na to. Siyempre, kung i-compare natin siya sa mga napapanood sa YouTube video na yung cream, makapal. Sa kanya, konti lang. Konti lang siya. So, hindi ko alam. Baka dahil sa machine yon or baka sa coffee bean. Pero yung lasa niya naman, for my own opinion, acceptable naman. Kaya okay na rin. Bumili rin ako ng weighing scale. Sa Lazada lang din to. So, para kapag nagkaganon ako ng coffee, pinag-aaralan ko pa yung
yung tamang dosing. Gumagamit pa ako ng weighing scale. Ayan. So, sa Lazada ko lang din ito nabili. So, for example, ito yung lalagyan. Diba? Ganyan siya. So, meron na siyang 23.9 grams. Yung mismong basket pa lang. And then, ikakalibrate lang natin siya by pressing this. So, zero na siya. So, included na yung weight dito. Ayan. So, para pagka nag-ano tayo ng coffee, matatansya natin kung ano yung taste. Kasi, para sa opinion ko, yung sa taste naman ng coffee, depende kasi yan sa drinker. You know? So, sa akin kasi, syempre, tinitimpla ko. Ayoko naman ng sobrang pait din. Ayoko din naman ng sobrang tabang. So, dun lang ako sa moderate, based sa panlasa ko. So, kaya ako siya ginawa. So far sa akin, hindi ako gumagamit nitong pang double dosing kasi masyado siyang mapait na kahit na hatiin ka pa siya sa dalawa. So ginagawa namin ng misis ko yung isang ganitong basket na pang single shot. So fill up ko siya almost dito below the maximum level. O, mga ano lang, almost touching lang yung line. Isa to sa mga binili kong accessories sa aking coffee maker. So ginawa ko itong lagayan ng ano ng cinnamon powder. Ayan. So nabili ko naman to sa All Home. Ayan. So ayun yung price ko. 139 stainless siya. And meron siyang cup na ganyan. So just kung gusto niyo lang maglagay ng cinnamon sa ibabaw. So yan para meron na rin siyang ano fine mesh para yung pagsak ng cinnamon hindi masyadong makapal. Pero dahan-dahan lang kasi malaki yung opening. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo gamitin pang-apply ng cinnamon. Okay? So, ngayon, magpo-frot naman tayo ng milk. So, ang gagamitin ko is itong Emberg na 3.5% fat. Okay. Konti lang. Yan. So, about 200 ml. So, sa ganito, mga 5 cups ang kaya nyong gawin. Okay? So, ngayon, medyo mahirap lang to kasi may hawak kong camera. So, itodo natin tong steam. And then, yung tip lang. Tandaan nyo lang ibaba yung tip para magkaroon ng aeration. So, nagigit niya, nagdo-double na yung ano, yung meat. Makapal na siya. So, dahan-dahan yung binababa yung jug. And then, ginagawa ko kapag mababalos na siya, gaganan ko siya rito. Yan. Para mag-minit naman yung gatas. Pagka hot to the touch na siya, ibig sabihin, ready na yun. So, pwede nyo gawin yung discarte nyo, no? So, pero sa akin, ito yung discarte yung ginagawa ko. Ayan. Saka, huwag nyo rin masyadong sasobrahan ng init yung, ano, yung gatas kasi papakla. Okay. So, yan, medyo yan, mainit na siya. So, ganun lang siya katagal, no? Almost ano lang, 1 minute lang. And then, pagkatapos, so, tanggalin nyo yung milk jug. Punasan nyo ko agad to basahan na medyo basa, no? Wet cloth. Ayan. And then, i-purge niyo yung steam wand. So, kaya niyo yung gagawin para maiwasan yung milk deposit na mag-accumulate. Tapos, mag-harden kasi yan kapag lumamig. So, mababarahan tong steam wand. So, linis sa labas and then purge ng steam sa loob. Isasalin ko na sa coffee mug yung espresso shot. So, tulad ng sinabi ko kanina, single shot lang to ng espresso sa basket, pero ginawa kong double. Kasi yung pait niya para sa amin, saktong-sakto lang. So, hahatiin ko pa to sa dalawang tao. Ayan. Kasi ayaw ng misis ko ng sobrang tapang. Ayan. Okay? And then, ito yung milk natin na ginawa kanina. So, makikita niyo, ang ganda ng foam. Di pa nga pala ako marunong gumawa ng latte art. So, yan siya. Kita niyo, daming foam. Pero yung ganitong klaseng milk,
na mabula. Tingin ko hindi ito pa pwedeng gamitin sa latte art kasi masyado siyang mabubbly. So, nakalimutan kong ano, lagyan ng ensure. Ay, na ano pala ng equal. So, ito na lang para sa akin. And then, ito yung para sa wife ko. So, lalagyan lang natin ito. Equal. Yan. So, kapag yung milk niya na masyadong mabubble, so, itagtag nyo lang na ganyan sa table and then i-mix para maging glossy siya na ganyan. Yan. Okay, so ito na yung final cup na ginawa ko. Diba? Ang ganda niya, diba? Yan. So ngayon, kung gusto nyo medyo lagyan ng design, no? Pwede kayong maglagay ng caramel. Gagawa tayo ng... Bumili ako ng caramel syrup, then nilagay ko lang siya sa ganitong applicator, yung pointed yung dulo. Para kapag gagawa tayo ng design, madali siyang kontrolin. At tulad nito na, gagawa tayo ng heart. Yeah. So, ganyan na siya, diba? Alright. Okay guys, so thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa quick demo tsaka owner's review. So far okay naman. Nagagawa niya naman yung gusto kong kape, no? So basic coffee lang din naman ang gusto ko, as long na flavorful siya. Okay na ako doon. Okay? So by the way, kapag tapos na rin kayong gumamit, no? So syempre kailangan i-discard niyo na yung plaque ng coffee, no? So ganoon lang. So bumili lang ako sa Japan Home ng ganito. Ayan. So, lagayan ko ng kape yan. Ayan. So, ganyan na siya. Kita niya, buong-buo pa rin yung, ano, yung pack. Ayan. And then, yung pinakailalim niyan, magkakaroon ng mga konting coffee residue. So, pwede niyo siyang i-flush. So, using this single bottle. Ayan. So, makikita niyo na marami lumabas na mga coffee ground. Ayan. And then, you can, pagtapos na, kahit saglit lang, press nyo lang siya ulit. And then, gamitin nyo ulit yung cloth na. So, punasan nyo lang ulit. Para ready na siya sa next use. And then, syempre, linis-linis din para matanggal yung mga coffee spill. Yan. And then, ito naman yung kanyang reservoir ng ano, mga spill. Once na meron siyang ano, no? Meron siya ritong floater. Yan. Pagka napuno na ng tubig yan, aangat siya. So, sasabihin niya na please empty tray. Alright. Okay guys, so that is the owner's review ng Baumann Living Professional Espresso Maker. So, sa alagang 20K na nabili ko sa SNR. Alright, so this is Cup Benny TV. Thank you for watching. Bye-bye.